Hi mga ka-purple, ngayong araw ay may darating akong mga bisita at laing daw ang gusto nilang ulamin. Kaya naman bumili na ako sa palengke ng sariwang dahon ng gabi. Minose ko nga si Riz ng sariwang dahon ng gabi at ang daming niyang nag-comment na ito yung dahon ng gabi daw ang niluluto at hindi sariwa. Makati daw kasi kapag sariwang dahon ng gabi ang niluluto. Base naman po sa experience namin, hindi pa naman po kami nakaranas na magluto ng makating laing gamit ang sariwang dahon ng gabi. At eto na po talaga ang nakasanayan naming lutuin. Kasabihan naman ng mga matatanda dito sa amin na huwag daw pong maingay habang pinaprepare ang dahon ng gabi at huwag daw pong magkakamot kahit nakakaramdam ng pangangate. Ewan naman kung totoo ang kasabihan pero sinusunod na lang namin ito. Wala naman mawawala kung susundin. Isa pa mga ka-purple, sa pagpili ng sariwang dahon ng gabi, dapat ay yung kulay green ng tangkay. Huwag yung mabrown ng kulay ng tangkay at syempre siguraduhing nalinis ng mabuti, natanggal ang mga balat nito at nahugas ang mabuti para siguradong hindi makati ang lulutuing laing. Anyway, nasa inyo naman if gagamit kayo ng tuyo or sariwang dahon ng gabi. Sineshare ko lang naman sa inyo kung paano ko niluto ang laing na nirequest sa akin. After ko malinisan ang dahon ng gabi ay naghiwa lang ako ng isang sibuyas, 3 cloves ng bawang at luya. Iniwa ko lang lahat ng maliliit para madaling magisa. Tara, simulan na natin ang pagluluto. Medyo marami ito kaya sa maliit na talyase ko ito lulutuin. Naglagay na ako ng langis sa talyase at nung mainit na ay pinrito ko lang ng bahagya ang gilis. Saka ko ito sinet aside. Sa same talyase pa rin ay ginisa ko na ang bawang, sibuyas at luya. Ginisa ko lang ito hanggang sa malanta na ang sibuyas at mag-aroma na ang bawang at ang luya. Inuna ko nang inilagay ang hiniwa-hiwang tangkay ng gabi dahil mas matagal itong maluto kaysa sa dahon. At nilagay ko na rin ang pangalawang gata ng niyog saka ko ito tinakpan para mabilis malanta. After 3 minutes ay pinalalim ko na yung gabi na nasa ibabaw at isinama ko nila ng dahon ng gabi. Tapos ay tinakpan ko lang ulit ito. Pinakulo ko lang ng mga 2 minutes at same procedure until mailagay ko lahat ng dahon ng gabi. Nung mailagay ko na lahat ng dahon ng gabi ay tinakpan ko na ito at hinayaang kumulo hanggang sa lumambot ang gabi. Mga 15 minutes sa mahinang apoy. Hinalo ko lang ito para masigurong hindi nanikit sa ilalim ang gabi. At nung malumbot na ang gabi ay inilagay ko na ang piniritong dilis. Isinunod ko na rin ilagay ang malapot na gata. At hinalo ko lang ito ng konti para madistribute ang gata evenly at masiguradong hindi ito maninikit sa ilalim. Tinimplahan ko na rin ito ng asin at pampasarap. Depende na sa inyo kung anong pampalasa ang gusto nyong ilagay. Naglagay rin ako ng 2 tablespoons ng suka para hindi ito madaling mapanis. Pinaibabawan ko lang ng hipon ang laeng. Nung mapula na ang isang side ng hipon ay binaliktad ko na ito para yung kabilang side naman ng hipon ang maluto. Optional lang naman ito at pwedeng wala namang hipon ang laeng. Tuloy-tuloy lang ang pagluto ko sa laeng hanggang sa lumapot at maging creamy na ang gata. Pag ganitong nag-reduce na ang gata at makreamy na ay aawatan ko na ito ng apoy. Mas gusto ko kasi yung ganitong medyo masarsa ang laeng kesa sa pato yung laeng. Hindi na pala ako naglagay ng sili dyan dahil hindi ko sure if lahat ng bisita ay kakain ng maanghang. Maigi na yung sure na lahat ng bisita ay makakakain ng niluto ko. Kung umabot ka hanggang dito at nagustuhan mo ang recipe natin for today, ay paki-like at share naman ng ating video. At kung hindi ka pa naka-follow, ay paki-follow mo na rin ang ating page. So yun lang muna for today. Salamat sa pagsubaybay. See you bukas!